Guys, it's me again. Welcome back to my channel. So, may time na naman ako para mag-vlog. Sana panoorin nyo ang aking video mula umpisa hanggang sa matapos. So, usapang medical tayo ngayon. Usapang about health. Meron kasi akong vlog na antibiotic. So, pinaliwanag ko naman doon kung para saan yon. Kaso, napansin ko, may mga nagagawing komento na nagtatanong sa akin kung pwede ba yun gamot sa tulo. So, pasintabi po ah. Ang topic ng vlog ko today, it's about tulo o gonorrhea. Yun po yung sa English po nun, gonorrhea. So, ang nire-replyan ko pa naman din sila kapag may time ako. Sinasabi ko, hindi naman ako doktor, mas mabuti magpa-checka para marsitahan ng tamang gamot. At saka huwag mahihiya. Kasi walang mangyayari kung hiya-hiya, di ba? Hindi naman makakatulong yung kaibigan mo, yung kapibahay mo. Doktor lang ang makakatulong sa'yo. So, dahil naungkat na yung ganitong topic, umpisahan natin. Saan nga ba to, paano nga ba to nararanasan? Ano ba yung mararanasan? Ano ba yung nangyayari? So, ganito yan, guys. Sintomas is may mabahong amoy sa brief, sa panty. Ito yung kakaibang discharge, no? Yung mga adult dyan, ha? Yung masyado nang mapusak yung mga kabataan ngayon. Tsaka kung kani-kanino na lang nakikipagtalik. Diba? Real talk tayo, ha? Kung kani-kanino na lang pumapatol. Basta lang mairaos yung nararamdaman. Yan. Tapos bandang huli magsisisi, nakakatulo. Tapos, ito pa, guys. Makakaranas din daw na masakit na pag-ihi, masakit sa puson, at saka sa mga lalaki, masakit daw sa itlog, sabi ng doktor. Yun, makakaranas daw ng may masakit sa itlog. Tapos, guys, habang nakikipagtalik, pagkatapos nun, nakakaranas daw ng dugo. So, nagdudugo. O may lumabas na dugo. Yun ah. Tapos guys, ito daw ay very complicated. So, yun na yung mga nasabi ko, guys. Very complicated yung ganitong sitwasyon. So, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Wag na kayong mahiya-hiya. At wag kayong magtanong sa akin. Hindi naman ako doktor. Magpa-check up kayo sa health center. Kung may budget kayo, di sa mga clinic, alam nyo naman mga clinic ngayon, di ba? May mga doctor's fee. Kadalasan ng pa-check up ngayon, depende sa location ng clinic, depende sa itsura ng clinic. May pa-check up na 250 pesos lang, meron ding check up na 400 pesos. So, depende nga sa doctor's fee. Pagkatapos naman nun, guys, paglaanan nyo na yan talaga para maresetahan kayo ng tamang antibiotic. Kasi iba-iba po yung klase ng antibiotic, no? Hindi lang basta, syempre kilala natin amoxicillin, di ba? Iba po kasi ang case kapag ganito na may sakit na tulo o gonorrhea. Kaya wag na wag kayong maihiya magsabi sa doktor. Syempre, bago po tayo makakalapit sa doktor, di ba? Meron yan mga assistant na nurse. Yan yung magsusulat ng detalye natin. Anong pangalan, anong edad, anong birthday, pinirmahan tayong form. Pagkatapos na pupunta tayo sa desk, i-interviewin pa tayo ng mga assistant o secretary nila. Saka tayo, ibibigay yung papers natin kay Doc. So, naka-line up tayo. Huwag din po kayong mahihiya. Hayaan nyo na lang kung merong makarinig sa inyong tao. Kasi, once nyo lang naman sila makikita, eh, di ba? Kasi, di ba, pag nagpapa-check up, iba-ibang lugar naman yan mga nakatira. So, ganun po talaga. Hindi natin maiwasan na mapapa-check up kayo. Maririnig na ibang tao na, pa-check up po kasi ako. Gusto ko marisetahan ako ng tamang gamot kasi po nagkatulo ako. No choice ka talaga. Maririnig na ibang tao. Pero, deadmahin mo na lang. Ang importante doon, ang focus mo ay marisetahan ka ng tamang gamot. Deadmahin mo na lang, mag-focus ka na lang sa interview sa'yo ng nurse. Tapos, antay mo na lang na ma-interview ka ng doktor. So, at least, malulunasan na yung paghihirap mo. Yung pag-aalala mo, it's about tulo. Very complicated to, guys. So, wag yung baliwalain. Lalo na yung mga may asawa dyan, ha? Kung kani-kanino na lang nakikipagtalik, alam nyo naman mga kabataan ngayon, mapusok. Kung saan-saan na lang niraraos yung nararamdaman nila. Lalo na yung mga may asawa ng nakakaliwa. Ay nako, shout out to all of you.
Shout out to all of you mga mister. Maawa kayo sa mga misis nyo na loyal sa inyo. Whoa. Tapos, biruin mo, nagpakasarap ka sa labas, nakipag-date ka, nag-hotel kayo, tapos i-score ka pa kay misis pag uwi, tapos nagkatulo ka, nahawaan mo pa yung misis mo. Kapag ganyan, huwag nyo na pong patagalin. Aminin nyo sa misis nyo yung pagkakamali nyo, tapos kailangan magpa-check up kayong dalawa, kasi partner kayo, partner in crime. So, para maagapan din, kasi ganun po yun, once ang lalaki ay may tulo at nakipag-sex sa isang babae, siyempre, yung partner nyo pong babae is magkakaroon din. So, ganun siya kabilis. Biruin nyo, mahirap po talaga yung makakaranas ng ganitong sakit. So, yun lang po ang tamang advice natin sa bilang vlogger. Magpa-check up po kayo, okay? Huwag na huwag mahiya. Huwag na huwag patagalin. Kasi para kahit paano, marisitahan kayo ng tamang dosage at tamang sakto ng antibiotic. Remember, iba-iba po ang antibiotic. So, halimbawa, sa kidney. So, iba yung antibiotic sa kidney. Sakit ng ipin, yung kung ano-ano pa. So, iba-iba po klase ang antibiotic. Hindi lang siya basta amoxicillin, no? Kaya nga, importante po na magpa-check up sa doktor. Ayan, na-vlog ko na ha. Napaka-importante ito. Sana kung hindi nyo pa na-gets, ulitin nyo lang panoorin at i-share nyo sa iba na mga may problema para maliwanagan sila. Tandaan mo, kung sino ka man na merong may tulo ngayon o gonorrhea, huwag ka mahiya. Lakas ang loob mo. Maglaan ka ng pera. Magpa-check up ka para makainom ka na ng antibiotic. Kaya kapag gumaling ka na sa susunod, huwag ka nang uulit. Huwag kung kanino makikipagtalik. So, kadalasan dun po yan na kukuha. Pasintabi po, hindi ko minamaliit yung mga pokpok girl. Pero kasi, yung trabaho kasi nila, di ba, kapit sa patalim. So, no choice sila. Kadalasan, sila yung nagkakaroon ng nagki-carry ng ganyang sakit, tapos na ipapasa sa mga lalaki. Yung mga mister na may asawa, na ipapasa naman nila sa misis nila sa bahay. So, ganun. Ingat po. At pa-check up. Don't forget to subscribe to my channel and give me thumbs up. Bye-bye. Stay tuned for my other vlog. I'll try to visit my channel, watch my other video. So, ayan ha. Sana naliwanagan na kayo. Tanggalin nyo yung hiya-hiya. Walang mangyayari. Hindi nyo kailangan magtanong sa barkada, sa kaibigan, sa kumpare, sa kung ano-ano naman. Kung may nararamdaman kang ganito, kung ayaw mong mapahiya, kung ayaw mong kumalat ng chismis, kahit na ba sabihin mong best friend mo siya for the whole years, for many years, ay nako, kakalat ng balita, o di magkakaroon kayo ulit pagtatalo ng tampuhan, kanino nang galing, sa'yo ko lang sinabi, ba't kumalat yung kanikanino. Kaya kung ikaw may nararamdaman kang ganito, dumiretso ka na sa doktor. Huwag mo nang sabihin sa kaibigan mo, huwag mo nang sabihin sa kung kamag-anak mo, sa kapitbahay mo, para iwas chismis. So, ipasok mo yan dito, para iwas chismis, para komportable ka na naglalakad pauwi at palabas ng bahay, at least alam mo na nagtitake ka na ng gamot. So yun, isa pa yan sa tamang tip ko, diba? Hindi mo na kailangan magpakonsulta kung kani-kaninong kaibigan. Diretso na sa doktor. Yan, thanks for watching. Don't forget to subscribe. Bye-bye!